And guys, magandang tanghali ng Friday, Biyernes ng tanghali. Ang galaw na yata ang oras natin. So ayan guys, so update natin sa ating ginagawa na trellis ng kwan, pag-akyatan ng alugbati. So ayun guys, ito na. Kumusta kayo guys, mga ka-agri, ka-prepper, ka-farmer, ka-saka? Ito yung ginagawa natin naman. So ito, sa wakas, tapos na rin. So antayin na lang natin na umakyat yung mga pananim natin, yung mga alugbati. Ito na sila. Guys, tatam na natin ulit para kumapal natin dito sa side. So ayun po, nagsimula na tayong gulayin. Dito na tayo kumukuha ng ulam natin. Pang ulam, pang sahog, pang dinengdeng. Ayan na guys. So nakakatuwa lang kasi magandang pagmasdan at nakakatuwang minsan mag-harvest ka o kumuha ka ng ulam mo, pang sahog. Tapos ito po, update naman natin ngayon dito sa manok natin. Ito muna tayo sa manok. At nakakatawa kasi nagsimula na pong mangitlog yung mga babae. Yung upa, sa Ilocano, upa. Parang ko na, Korean, opa. Yan, so pasok tayo sa saglit. Pasok tayo sa saglit para kita natin yung itlog. Itlog nila. Itlog na pala. Kasi isa pa lang natin ang nagsimula mangitlog. Ito. Itlog ko yung red na yun. Pula. Manok na pula. So, apat po ang babae. Tatlong lalong. Gagawa pa tayo ng isang silid later on para separate yung ibang lalong o kawitan o rooster. Tapos bigyan natin ng asawa. Partner. So ito na guys yung tingnan natin kung ilan na ang itlog ni Chicken. 2, 4, 6, 8, 9, 10 na po. 10 na yung itlog. Ang amo guys. Medyo nasanay silang maghalo-dilo. Ayun, ang alam ko ito, nangingitlog na rin ito eh. Nangingitlog na rin niya. Ang balahibo niya sa puwet-puwetan. Ito, isa-separate din natin ito at bigyan natin ng partner. Para kan. Ito, papalitan daw ni uncle. Dito naman tayo sa pato ganso. Ayun, may pinaalaga ako noon, pinaalaga ako dun sa pinsan ko, dalawa. So ito, nadagdagan sila, so 11 na yung pato natin. May dalawang babae. Ayun, katapos nilang kumain, hindi nila maubos yung pagkain nila. Ayan, ito na po yung update sa pato natin na kung maalala nyo guys, yung binili natin na pichon pa sila nun. Ayan, medyo malalaki na sila. Lapitan natin yung konti. Ayan o. Nakakatawa lang dito sa kanila. Ang lugar nila. Lugar. Ayan o. Tinitignan ko kung ilang kwan na, ilang piraso ang ng lalaki. Lalong o anong tawag doon? Rooster, ano bang tawag sa kwan? Ay, barako. Pagpato, barako ang tawag. Bilangin natin. Mukhang dalawa. Dalawa o tatlo.
dalawa na higit akong rooster. Eh, barako. Tapos tatlong ganso. So yun guys, ano pa ba? Update natin. Dito naman tayo sa likod. So mga ka-prepper po. Kwan lang po, ang isa sa mga natutunan ko sa pagiging magsasaka. Pagka isa kang prepper, maganda po magsaka po kayo kasi dito nyo na rin matututunan kung paano yung tinatawag na survival in the forest or pa. Kasi so sa pagpa-farming po, dito matututo ka na rin mag-provide ng pagkain mo nung need mo para may pang-sustain ka sa pagkain sa pamilya mo. Ito po, ito nakikita yung video. Ito dito sa kan. Ito po yung tanim natin na petchay. Tapos nagtanim tayo dito. So tuloy lang tayo dun sa sinasabi ko kanina. Tip ko lang po. Magkan kayo, sumubok kayo sa farming kung gusto niya lang din naman maging prepper. Eh, kung may budget ka, bili ka ng farm sa medyo liblib. Alam mong safe na lugar. Sa pagiging prepper mo, mag-farming ka po. Mag-farming po tayo kasi ang nakakatuwa lang pagka sa farming, matututo ka eh. Matututo kang maging carpenter, kalpintero, gumawa ng pagistayan mo. Matututo kang magluto, matututo kang magtanim ng pagkain mo, gulay, prutas. Matututo kang mag-alaga ng hayop na pang pagkain din. So, yun po. Ang kagandahan po nito pagka sumubok po tayo sa farming at kung ang goal natin maging prepper, yun na lang po kasi sa tingin ko po parang dun na yung kwan, experience na matututunan mo sa pagiging prepper, paano mag-alaga ng hayop, paano mag-alaga ng pananim, paano magluto, paano mag-provide ng kahoy na pangluto. So, good thing po pagka farmer ka at yun nga, sabi mo kanina, prepper, laking tulong po yun. Ang laking tulong na kon ka. Na matututo ka talaga. Tututo ka sa diskarte sa farming. So, kung ako sa inyo, sumubok po kayo mag-farming talaga. Kasi, yun na po, sinasabi ko nga. At ma-experience nyo at malalaman nyo mismo sa sarili nyo na magandang maging farmer pagka balak mo din maging prepper. Yun kasi ang isa sa foundation mo na pagka nag-aalaga ka ng hayop, nag-aalaga ka ng pananim, tapos yung sabi ko kanina, paano magluto ng walang shilling, paano magluto ng walang kalan, kahoy lang, katulad po nito. Ito yung tinanggal lang namin dyan, no? May isa pa natira. Yan, kahoy na po yan, panggatong na po yan. Tapos pagka prepper farmer ka, andun na po eh. Parang hindi mo kailangang aralin kasi talagang maaral mo along the journey, parang ganun. Parang dun sa proseso maaral mo kung paano maging prepper ng pagkain. Kung paano maging maging handa o paano paghahanda, paano matututunan yung paano mag-alaga ng kwan. Basta yun na po, siguro nahihirap kasi i-explain na kwan, pero yun po yung sa experience natin. Kung ang problema mo ano pa ba, bug out yung kwan,
Kasi dito matututo ka talaga pagka wala kang mahiran na karpintero o yung mga skilled na karpinter. So kailangan mong matutunan, kasi pagka mag-isa ka lang nagagawa, eh, manunood ka lang ng YouTube, nandun naman na may mga tutorial na, pati pagtatanim, pati pag-aalaga ng hayop, may mga tutorial na ng mga ganong kaalaman. So yun lang po. At ini-encourage ko kayo, kung yun nga sabi ko nga is pagiging prepper ang goal mo para sa family mo, para sa mahal mo sa buhay, I suggest and I encourage you na mag-explore kayo sa farming. Kasi as in talaga po, pati pangingisda matututunan mo na rin. Kasi ngayon sabi ko nga kanina, halos wala na yatang bagay na hindi mo matututunan, lalo na pag sa internet ka mag-search, mag-research, talagang andyan na lahat, provided na lahat. At yun po. So kung goal mo maging prepper, ayan po, mag-involve kayo sa, mag-explore kayo sa farming, kasi yan actually nandyan na talaga. Agriculture, nandyan na talaga. Yung sinasabi na primitive, yung sinasabi nila na pagiging prepper is parang primitive, andyan na po lahat eh. Kumbaga, matututunan mo mismo sa sarili mo na ay, ito pala. Kasi yan yung buhay ng mga ninuno natin noon, nung unang panahon, ng mga lolo at lola natin, kung paano sila nabuhay, paano sila nag-provide ng pagkain nila, mga alaga nila sa likod ng bahay nila, yung mga pananim nila, yung mga panggatong, pang lahat eh, pati pagtatanim ng mga pagkain na para sa famine o paggutom. Kasi naranasan nila lahat yun yung mga panahon ng mga war, mga Second World War. So ayun na, yung pagiging prepper po talaga is nandun na po eh, nandun na po yung foundation sa pagiging. So yun na muna po ang ating topic sa ngayon. So hanggang sa muli guys, at tuloy-tuloy lang tayong mag-aral sa pagiging prepper, pagiging farmer, pagiging provider sa para sa mahal natin sa buhay. Dito muna guys. So hanggang sa susunod na ating video. God bless. Mabuhay na lahat mga ka-prepper, mga ka-agri, mga kasaka.